Hey guys, nandito na naman tayo ulit para magbigay ulit ng kaalaman tungkol sa atin mga nakoleksyon na bagay sa ating kapaligiran. Ngunit ito ay may kahalagahan para pabatid na itong ori ng ating isusyo sa inyo ay I hope sana hindi ordinary. Ito'y maging rare para maging magkaroon naman ng resourceful ang ating sisikap. Sishare ko lang to sa inyo guys para mabatid din natin na makakuha tayo ng kaunting kaalaman sa ating sarili. Dati napagkunan ko na ito ng video at i-share ko na rin. Kaso nga lang eh, gusto ko magkaroon ng linaw kasi hindi ko po nilagyan ng yon ng message o voice para dapat makompleto ang detalye. Ito ay nakuha ko rin sa pamamagitan ng aking paghahanap at pagsisikap din na magkaroon ako ng simpleng bagay ngunit maganda naman, sana ito ay maging resourceful para sa atin. Ito in speak ko po sana ay maging meteorite stone to. Ito siya. Very shiny. Ano siya? Ang tawag nila doon corundum. Corundum kung titingnan natin yung lang niya, yung posture. But not in the inside of the specimen is not corundum because corundum is diamond. Corundum lang siya yung tsura niya. Tapos din ito sa pangalawa ito the same. I hope this is a meteorite stone. Nakuha ko rin to doon sa place na napagkunan ko nung number 1. Pero ibang araw ko siyang nakita. Hindi sila magkakaparehas na araw. Pero same place. Okay. Ito siya. Very shiny. And then, the third, I hope this is a meteorite stone. I love this stone. Before nung nakita ko po siya, very dark. It is a very beautiful color before. Yun nga, nasabi ko na minsan nagkakamali tayo. Ang pagkakamali ko, ba't ko nilinis? Ang ginawa ko, binabad ko siya sa muriatic. Nawala yung original color niya. Naging ganito siya. Ito siya. Nawala yung yung pagkamatingkad ng kulay na sunog. Dapat makikita natin na talagang meteorite stone siya, positive or either hindi. Nawala yung kulay niyang pagkasunog. Nagkaroon siya ng clean. Because nakababad siya sa muriatic. Binabad ko siya ng almost 2 days. Dahil gusto kong makuha yung kulay niya na maayos. Ito naging resulta niya. Tapos yung niya, yung loob, trinay ko na i-cut para ma-sure ko kung yung nasa inside niya. Ito, nakita ko yung specimen niya sa loob is. May mix siya na crystallize, color yellow, and then that one, na makikita natin yung rish niya, siya, parang metal siya. Iron, tawagin nila. Iron. Tapos yung kulay dilaw is crystal siya. Kaya yun ang sana maging meteorite stone to. I hope makapagbigay tayo ng kaalaman, matuto tayo kapag kinikilatis natin ng mga ganitong uri ng bagay, malalaman natin kung anong uri ng nakukuha natin sa ating kapaligiran. Sana ay maging meteorite stone to. Inspect ko. Maging meteorite stone to siya. Ito yung kulay niya, sunog siya.
Kaso nga lang, binabad ko nga sa Muriatic, nagkaroon siya ng diferensya, nawala yung kulay niya. Yan, ano siya, masyadong corundum. Ano siya, talagang wasak na wasak yung kanyang ano, panglabas. Siguro sa impact, kung meteorite man siya, sa impact ng init ng apoy, habang tumatakbo siya sa ating ano, sa ating surface, nagiging ano siya, unti-unting nalulusaw. Kaya makikita nyo naman, masyado siyang ano, crap. Yan siya. Tapos yung ano niya, yung tail niya, sunog. Sunog siya. Ito. Sunog siya masyado. Nagbago lang to kasi binago ko, inano ko siya ng muriatic. Kaya naging ganyan yung kulay niya. Tapos yung likod niya, ito siya. Makikita nyo yung ano na yan. Parang iron siya. Sure ako, iron siya. Kasi kapag inaano ko ng magnet, nag-ano siya. Nag-i-stick. Tumidikit yung magnet. Kaya yun ang ano ko, cross pick ko na. Sana, I hope, meteorite siya. Tapos, nakikita yung kulay pula na yan. It's not magnetic. Hindi nag-a-adapt siya ng magnetism. Kaya trinay ko talaga ito lahat. Sinubo ko kung talagang magnetize siya or either hindi. Pero nagmamagnet siya, hindi masyado. Dahil nga sa ano, sa parang may halo siyang stone. Ito siya, dark siya, sunog siya. Okay. I hope sana ito ay ano eh, which right stone. In-upload ko na ito dati kaso nga lang wala akong ano doon. Gusto ko may clarify para mapagkunan din ang kalaman ng ating mga kababayan. Makita din nila. Nakikita nyo yung kulay puti na yan na ano, na nakapaloob sa loob ng specimen ng stony. Yan ay iron. And that is yellow is crystallized. Oh, sana ano siya. Meteorite stone siya. And the other one is, I don't know kung anong klaseng stone to. Na ano ko rin to sa isang simplest din na napagkunan ko sa kanilang lahat. Kaso nga lang, ayun lang ako nakakita ng ganitong uri ng ano, stone. Hindi mo masabing jasper eh. Makikita mo yung mixed color niya, si yellow. Ah, parang yellowish siya. Hindi mo masabing yellow talaga, yellowish siya. Hindi ko ano kung iba ito sa ano, tinatawag nila na chicken bloodstone. Kasi yung chicken bloodstone, parehas lang siya ng jasper. Red jasper. May mix lang siya ng white. Kaya yun ang chicken bloodstone. Pero ito kakaiba. Yellowish siya tsaka red. Yan ang kulay niya. I-inspect ko sana ito. Maging ka-ore din ng meteorites. Kaya isinama ko siya i-publish para higit sa lahat yung mga nakakaalam, i-share din yung din nila ang kanilang kaalaman na matuto din yung iba. I hope so na i-share nila sa atin. Kahit comment man lang, masaya na ako. Ito siya yung loob niya. Kasi ano siya, basag siya. Malaki siya, sure ako malaki ito, kaso nga lang nabasag. Ito yung loob niya. Oo, red siya. Yellowish, red and yellowish. And then crystallize the other small particles. Kulay green. Parang crystallize siya. Ngayon lang ako nakita ng uri ng ano na to, bato. Sa buong buhay ko. Kaya nagtataka ako. Hindi mo masabing fossilized to. Kasi iba yung ano ng fossilized. Kaya sabi ko, hope na maging ano rin siya, kaori din ng at gaya ng napapanood natin na meteorite stone. Yung tawag nila eh. Tama, meteorite stone. Tapos, the other one is the same sa number 3. Ito yung number 3 ko. It's the same. Red stone, and then there is a black color. I think the galing sa init din eh.
Kaya masasabi ko na meteorites tunto kasi sunog din siya. Andin magnetize siya, kaso nga lang, itatry natin para ma-prove kung ano ba siya sa uri ng ano ng kalidad ng magnetism para ma-prove natin kung ano siya, ang meteorite stone. Ito guys, tingnan niyo para makakuha din kayo ng kaalaman kagaya ko. Para unti-unti din tayo matuto. Mag-sharing na lang tayo ng kaalaman para parehas tayo matuto. Ito. Ito yung ano niya. Sunog siya. Tapos, I think, ito yung boot niya, yung likod. Sunog na sunog. Okay. Kita nyo, sunog siya. Tapos, ito yung, ano niya, ito yung tail niya. Hinatiin ko para makita ko yung lobe. Ito yung lobe niya. Ganyan siya. Kaya sabi ko, sana meteorite to. Para maging ano rin siya. Maayos. Magkaroon ng kaalaman tayo sa isa't isa sa pamagitan ng video. Ito, hindi ko naman inaasahan na siya ay meteorite. Pero possible. Oo. Nakikita ko naman na parang ordinary stone siya. Pero sana, including siya na meteorite. Kaya suspected meteorite yung ano ko rito. Pagkakaalam. Itatry natin para makita nyo. Itatry natin sa magnet. Para ma-prove, ituturo ba na meteorite siya o hindi. Para mayroon tayong ideya. Okay, subukan natin. Itatry natin sa magnet. Try muna natin sa ano. Kasi ang meteorite, alam naman natin na hindi magnetism. Ay, ano siya, tawag nila doon, magnetize. Tama, magnetism, hindi siya magnetism. Magnetize siya. Try natin sa pako kung dumikit siya. Okay, subukan natin. Pako. Ayaw. Okay, ayaw. Ito, pangalawa, subukan natin. Ganun din. Ayaw din. Okay. Yung number 3, subukan natin. Ayaw. Hindi siya dumidikit. Okay. Yung subukan natin, number 6. Yung other stone. Nakakaiba sa lahat. Wala. Wala siyang contact. Hindi siya magnetize. Magnetize. Ito yung number 5. Suspected na meteorite. I hope. Hindi rin siya. And then, number 4. Hindi rin. Try naman natin sa magnet. Ngayon, ang magnet ba kapagpatunay kung anong uri siyang stone? Magnetize or magnetism? Ito, subukan natin. Okay, magmamagnet siya. Okay. Magmamagnet siya. Okay, magmamagnet siya. Okay. Hindi. Ito muna. Try natin. Magmamagnet din siya. Okay. Magnetize siya. Tapos itong ano, number 2. Tingnan natin. Okay, magmamagnet. Okay, malakas yung hatak. Malakas yung hatak ng magnetis, ng magnetize. Okay. Ganun siya. Okay. Yung number 3, i-try natin, i-magnet natin kung di kakapit siya. Ito. Kumapit siya, pero mahina. Kumakapit siya, mahina. Mahina. Kumakapit siya, mahina. Pero kapag ano mo sa ibang portion, sa may bandang ano, iron, kapit talaga siya. Ayun, makapit. Pero pag napunta naman siya sa portion ng ano, ng medyo kulay pula, mahina yung ano niya, magnet. Okay.
Ito tayo sa number 6. Yung kakaiba sa lahat. Try natin kung magdikit, mag-magnet siya. Wala. Wala siyang contact. Okay. Wala siyang magnetism. Okay. Number 5. Try natin. Okay. Mayroon. May contact siya. Mahina nga lang. Hindi siya talagang sobra. Hindi ko lang na alam kung sa ano lang ng magnet to kasi hindi wala akong ano, wala akong pinakamalakas na magnet. Try natin. Mahina siya, mahina. Pero pagdating dito, may kapit siya. Okay, ito number 3. Try natin. Okay. May kapit siya, malakas. Okay, malakas siya. Malakas yung magnetism siya. Magnetize niya. Okay. Try natin ulit sa ano? Sa iron. Wala. Number 3. Ay, number 2. Wala. Number 3. Wala din. Wala din siyang contact. Magnetize. Number 6. Wala. Number 5. Wala rin. And number 4, same. Okay. Kaya nasabi kong prospect ko siyang meteorite stone kasi magnetism siya or magnetize. I correct nyo lang kung ano yung talagang term kasi di pa ako masyado sanay tungkol sa mga magnetize or magnetism. Ito. Kaya sinishare ko sa inyo na suspected na meteorite stone ko siya. I hope na kapagbigay din ako ng ibang kaalaman tungkol dito sa anim na ano na to. Ore. Ay para i-share din niyo naman sa iba. At God bless sa inyo. Maraming salamat. Okay. Thank you po.